You need a goal, guys. Kailangan mo ng goal kung bakit gusto mong mag-vlog. Kailangan, guys, meron kang sistema, meron kang target date, meron kang mga specific topic na tatopic mo sa iyong video. Meron kang target para magkaroon ka ng urgency na ma-monetize mo ang iyong YouTube channel. Okay, guys, welcome back na naman dito sa ating channel, Pinoy Tech Spot. And today, guys, ito na yung kauna-unahan nating video regarding sa kung paano nga ba natin mamomonetize ang ating mga YouTube channel. So, guys, itong video na ito is ito yung part 1 ng ating free course. Tuturuan ko kayo kung paano nyo mapapalago ang inyong YouTube channel starting from reaching the 1,000 subscribers. And second one is kung paano natin maabot yung 4,000 watch hours. So, dito sa video na ito, guys, is isi-share ko sa inyo yung mga routines, systems, and ano nga ba yung mga importanteng bagay na kailangan isaalang-alang natin para maging consistent at meron tayong sinusunod na flow kung paano natin mapapalago or magiging mamomonetize ang ating mga YouTube channel. I-share mo tong video na ito para marami tayong matulungan ng mga small YouTubers at mga nagbabalak na maging YouTubers pa lang. Free itong course na to, guys. Ginawa ko to para sa inyo, and sana huwag nyong i-skip yung panonood ng video na ito from start to finish, dahil marami tayong informations and mga ideas na binigay dito, and talaga makakatulong to para sa inyo. Without further ado, tara na sa ating video. Okay, guys, first, how to get a 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So ito yung ating main goal for building our YouTube channel. So ito kasing dalawa na to, ito yung two requirements na at least kailangan nating ma-reach para ma-monetize yung ating YouTube channel. Okay, so number one, what is your deepest why? Bakit mo gustong mag-vlog? So ito yung unang tanong natin dito, guys, bago tayo mag-proceed mga later topics natin. So ito muna, lagi nating tanungin yung ating sarili, guys, kung bakit nga ba natin gustong pasukin or bakit nga ba natin pinasok yung pagbablog. So dapat, guys, meron tayong malalim na dahilan bakit natin pinasok to. More likely naman, karamihan sa atin, ang goal natin is maging additional source of income natin sa YouTube. More likely, marami sa ating nagbabalak na ma-monetize at gawing hanap buhay sa YouTube. Pero hindi lang yun, guys, ang dapat nating i-goal, dahil marami pa tayo dapat malaman. Hindi lang yun. Hindi lang yung pagiging monetize sa YouTube ang number one goal dapat natin. Hindi lang yun dapat ang ating maging number one deepest why. So, meron pa tayong mga bagay na i-discuss. So, number one, yun nga, do not do it for money. Money is just a reward. Expect ko yung mga pinasok yung pagbablog, ang number one goal nga nila is ma-monetize at kumita. Pero, ang payo ko, guys, is huwag nyo munang unahin yung pera. Huwag nyo munang isipin yung pera. Ang lagi nating isipin, guys, is gawin lang natin kung ano yung gusto natin, and money is just a reward. So, isipin mo na lang kung paano kumikita yung mga nagbi-business. So, meron silang mga ino-offer na products, and yung mga products na yon is it's either nagbibigay yun ng value sa mga tao, and in such a way na limbawa yung mga beauty products. So, yung mga beauty products na yon is nakakapagpa-enhance ng kanilang balat, nakakapagpaputi. So, may value na nakukuha. Alamin nyo muna kung paano kayo makakagawa ng value. Kung may value ka na nai-offer sa tao, money is just a reward. Money will follow all throughout. So, number one, ito yung mga bagay na dapat nyong isaalang-alang bago nyo pasukin yung vlog. Number one, passion. Ano nga ba yung mga passion mo or mga hobbies na hilig mo? So, mag-start ka muna sa mga yan, eh, yan yung mga importanteng bagay na dapat naka-align sa pagbablog mo. Yan ang mga bagay na dapat tinatopic mo sa iyong vlog. Yung mga passion and hobby mo. Dahil, yan yung mga bagay na hindi mo feel na ikaw yung nagtatrabaho. Yan yung mga bagay na pag ginawa mo is masaya ka, and hindi ka nauubliga. Kumbaga, gustong-gusto mo yung mga bagay na ginagawa mo pag yan yung inisip mo, yung mga passion. So, halimbawa, may mga nakikita naman tayo nag-YouTube na passionate sila sa pagpa-farm. Meron tayong mga nakikita ang content creator na masayang-masaya sila sa pagpa-farm, and yun yung mga topic na ipinipresent nila sa kanilang YouTube channel. So, yung pagpa-farm, isang type ng passion. So, hobby. So, hilig nila yon, and tuloy-tuloy nilang ginagawa.
ginagawa. So, hindi nila na-feel na nagtatrabaho sila. Kumbaga, hindi sila nauobliga dahil nga passion and hobby nila yon. So, isang bagay yon na dapat yung isa alang-alang, guys. Okay? Number 2, isa pang bagay, guys. Magbablog ka ba dahil gusto mong makatulong sa tao? So, katulad na lang nito, guys, itong pinapresent ko sa inyo. Isang goal nito is gusto kong makatulong sa inyo. Kaya ako nagpe-present ng mga videos regarding sa kung paano natin mapapalago ang ating YouTube channel. Gusto mong magbigay ng education, magturo ng mga bagay na marami kang alam. So, kung ikaw ay isang accountant, mag-vlog ka about sa pagiging accountant. Kung ikaw ay biker, marami kang alam sa bisikleta. So, pwede mong itopic yan, guys. Gusto mong magbigay ng information regarding sa mga tools, tindahan na kung saan ka pwedeng makabili ng murang parts ng bisikleta. Yan. Mga information na gusto mong i-present sa mga tao as a tulong. Yan. Okay? Want to be famous. Yan. Isa pa yan, guys. Kung gusto mong sumikat, so isa ring magandang goal yan or magandang sundan, magandang itopic as a content creator. So gusto mo lang mag-isikat, gusto mong mag-entertain ng mga tao. Yan. I want to entertain people. So isa pa yan, guys. So actually part yan ng I want to be famous. So kumbaga magkapatid yan, dalawa na yan. So kung gusto mong mag-entertain ng tao, and ang kaakibat niyan is yung pagsikat mo na rin, guys. So all in all, you need a goal, guys. Kailangan mo ng goal kung bakit gusto mong mag-vlog. So yun ang ating bottom line sa slide na to, guys. So kailangan isipin niyo muna bago kayo mag-vlog. Okay? Next one. So meron na tayong goal. Pinoy Techspot, may goal na ako. So, gustong-gusto ko na mag-start mag-vlog. Okay? So, isipin nyo muna, guys. Kung meron ka ng goal, ano nga ba talaga yung mga bagay na talagang magaling ka? Yan. Kailangan mo rin isipin yan, guys. So, yun nga. I want to help people. I want to entertain. Kung meron kasi akong mga naobserbahan na content creator sa YouTube na itong dalawa na ito, ito yung mga daan na tinahak nila. And isa ito sa mga gusto kong i-share dahil successful yung mga taong ito yung mga naging pathway sa pagiging YouTuber or vlogger nila. So, obserbahan natin yung mga taong yon. So, katulad nito ni Sir Rapi Tulfo. So, taan nyo naman, guys, sobrang laki na ng community ni Sir Rapi Tulfo, 25.6M. So, ito kasi, alam naman natin na maraming natutulungan na tao to, and talagang yun yung gustong-gustong panoorin ng mga tao ngayon sa YouTube. And, second one, si Kong TV. So, yan, guys. Yan, si Kong, tanyo naman, 11 million subscribers, guys. So yan, part yan ng I want to entertain. So yan yung daang tinahak din ni Kong. Obserbahan mo yung mga content ni Kong. So more on entertainment dahil masaya tayo habang pinapanood natin yung mga video ni Kong. Nakaka-relax and napapatawa tayo ni Kong. So yun yung isang value na binibigay ni Kong as a YouTuber. Kaya marami rin siyang naging subscriber and lumawak din yung kanyang community sa tinahak niyang daan sa pagiging isang YouTuber. Okay, guys. So, yon. Sana naging clear to sa inyo. Okay? Proceed na tayo sa next slide. So, guys, ayun. Alam mo na kung saan ka magaling and meron ka ng goal. Pero, lagi mong tanungin yung sarili mo, yung goal na meron ka. Concrete ba yung goal na meron ka? Yung pagiging concrete, pagkakaroon ng concrete na goal, guys, ang ibig sabihin natin dito is maging specific tayo sa goal natin. Hindi yung sasabihin natin na gusto nating maging vlogger. Gusto kong ma-monetize. Gusto kong maabot ang 4,000 watch hours, gagawa ko ng gantong video, gagawa ko ng ganto ganyan. Meron na akong gamit, meron na akong ganto ganyan. Pero ang tanong, lagi mong tanungin ng sarili mo, concrete nga ba ang goal ko? Specific and clear nga ba? So, kailangan, guys, meron kang sistema, meron kang target date, meron kang mga specific topic na tatopic mo sa iyong video. So, more on systems tayo, guys, and kumbaga, meron kang target para magkaroon ka ng urgent na ma-monetize mo ang iyong YouTube channel. So, number one, for example, I want to reach 1,000 subscribers and 4,000 watch hours on June 31, 2023. So, yan, guys, meron kang target date. So, by that, kung meron kang target date, talagang pagsusumikapan mo yan at magkakaroon ka ng sense of urgency na magtrabaho, mag-upload, mag-research, mag-work hard para ma-reach mo yung iyong target na YouTube monetization. Number three, make a
system, routine on how you create your content. So dito guys, kailangan meron kang sistemang sinusunod. Ilang videos ba yung i-upload ko per week? Kailan ba ako mag-upload? Every Monday or Wednesday? Yon guys, yon yung kailangan natin. Kailangan maging clear yon. Kailangan nakalatag lahat ng plano mong yon. Okay? Make your first list of video ideas that you really want to make content. So at least 10 videos idea. So yon guys, isa to sa mga sinusunod ko ngayon as YouTuber. So gumagawa muna ako ng list ng mga video ideas, and then namimili ako doon guys kung ano yung tatopic ko sa mga susunod na upload ko. At least 10 video ideas guys, yun. Okay, so example, I will upload videos every Wednesday and Saturday. So that would be 2 times a week. So yun guys, so meron ka na target date na June 31, kailangan ma-monetize yung YouTube channel ko, and every Wednesday and Saturday kailangan meron akong upload. So 2 times a week meron akong upload. Okay, so guys, so sana nakuha niyo yung point natin dito ha. Dapat meron kayong concrete goal and meron kayong sistema and routine kung paano nyo, ano kayo mag-upload ng inyong mga video sa YouTube. So next one, continuation. So for example, ito guys, so Monday, gagawa tayo ng script, make the script. So gagawa ka ng script para sa video mo. Tuesday naman, since may script ka na, isushoot mo na yung video mo. More on video shoot ito sa Tuesday. Wednesday, since meron ka ng script, meron ka ng video, magkukunda ka na ng editing, and i-review mo yung kabuuan ng na-edit mong video, and then kapag okay na, i-upload mo na ito sa Facebook. That would be Wednesday. So yung first upload mo ng for this week, so that would be Wednesday. So Thursday, another video na naman, make the script. Friday, shoot the video, and then upload na naman tayo ng edit and upload na naman tayo ng Saturday. So yun, dapat ganyan guys, latag yung iyong mga activity in weekly basis. So yan yung routine na ating dinedescribe guys, yung routine na gusto kong maintindihan nyo guys. So hindi lang kasi tayo basta-basta dito sa YouTube na gagawa akong video, upload ako. So kailangan meron tayong sistema. Yun. So number 4 guys, ito yung isa sa mga pinaka-importante guys. So meron tayong ginagamit na mga keywords or highly ranked keywords sa ating mga video upload. So ito kasing mga highly ranked keywords na to guys. Ito yung mga keywords na kadalasang ina-type ng mga audience sa YouTube. So alam naman natin kung familiar kayo guys sa search engine optimization. So ang YouTube kasi is a search engine. So kapag nag-search ka dyan, halimbawa cooking, so yung salitang cooking naka-rank yan, yung keyword na yan, yung cooking. Kung gagamit ka ng mga highly ranked keywords, magiging visible kasi yung iyong video sa mga tao, sa audience. Kasi gumagamit ka ng mga keywords na kadalasan ang sinesearch ng mga audience sa YouTube. So importante yan guys. Minsan kasi meron tayo, meron akong experience guys na nag-start ako ng YouTube. Walang views. Meron man pa isa-isa, dalawa, tatlo. So basta upload lang kasi ako nun, and hindi ko na nilalagay ng description, hindi ko na nilalagay ng tags. So hindi ko talaga ginagawa yun, and talagang kung makikita mo, wala talagang naging resulta yung mga uploads ko na yun. Dati yun guys, way back in natin, ng mga 2018 pa yun. So nag-research ako bakit ganun, and yun nga, nalaman ko na kailangan natin gumamit ng mga highly ranked keywords sa ating mga upload. Yung mga highly ranked keywords na yan, isa nilalagay natin sa description, sa mga tags, yan, nilalagay natin yan. So kailangan natin gumamit ng mga highly ranked keywords sa ating mga video uploads para maging visible ang ating videos sa YouTube. And guys, speaking with highly ranked keywords, so ito yung isa sa mga application na ginagamit ko, si TubeBuddy. So napakalaki talaga ng naging impact guys nung simula nung ginamit ko to si TubeBuddy sa aking YouTube channel. So talagang tumaas yung views ng mga videos ko, and naging visible yung aking mga uploads sa mga target audience ko. So yan. So yan guys, basahin natin. TubeBuddy is a browser extension. The company launched it in December 2014 and aims to provide YouTubers with tools they need to grow their channels. You can research specific topic ideas with the platform and optimize your content appropriately once you've created the initial video. So yan guys, recommend ko na sa inyo si TubeBuddy guys. So si TubeBuddy, pwede kayong mag-avail ng plan. So si TubeBuddy guys pala, by the way, meron siyang bayad guys. Sa akin kasi is I think nag-avail ako ng basic. So yung basic goods na yon, magagamit yun na yon para palaguin ng YouTube channel. And
and around 1,000 per year na yung aking inavail dito, guys. So wala na kayong babayaran per month, per year. Right away kapag nag-sign up kayo and nag-avail kayo ng plan, so right away babayaran nyo na yung 1K. And the rest of the year wala na kayong iisipin, guys. Gagamitin nyo na lang si TubeBuddy. So sulit pa rin, guys, yung 1,000 pesos mo. Kung ma-monetize ka naman, guys, ROI yan, babalik yan. Mag-install kayo ng TubeBuddy sa cellphone nyo dahil may mga features din doon na magagamit nyo using your mobile phone. So maganda rin na naka-install si TubeBuddy sa phones nyo. So yun, guys, ito yung first part pa lang ng ating course. And sa mga susunod na topic natin is ipepresent ko sa inyo yung mga detailed information pa kung paano ako mag-upload. Yan, mag-actual tayo. And then si TubeBuddy, paano tayo mag-optimize ng title, paano tayo mag-search ng keywords or title, pinaka-the best na title para sa ating upload. And paano tayo mag-re-research ng mga keywords para maging visible yung ating videos na gagamitin natin sa ating mga upload. So yan, guys, pe-present natin yan sa inyo. So yun. Okay, guys, kung gusto mong ma-reach yung 1,000 subscribers sa part ko, na-reach ko na siya. So yun. And huwag mong kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel, guys, para makatanggap ka pa ng maraming updates. And mag-upload pa tayo ng marami series of courses para sa pagpapalago ng ating YouTube channel. Muli, maraming salamat, guys, and God bless you.